So ito yung revised voucher na which is makukuha ni customer to sa pang-sampung purchase niya, sampung transaction doon sa rewards card natin. So ito yung makukuha niya. Okay. Kung mapapansin nyo, dito sa rewards card na to, may series number siya. Okay, nasa top. Na which is alam namin kung saang store to naka-allocate. Okay? Etong rewards card ay rewards voucher naman na to is may customer name at kung saang branch ni-redeem. Okay? So 200 tong rewards card na to. Ang ibig sabihin nun, kailangan pang makapurchase si customer ng minimum 300 pesos para magamit niya itong rewards voucher na to. Okay, so paano ba sabihin ito sa customer? Halimbawa, ganito yon. Ma'am, sir, nakasampu na po kayo dito sa rewards card ninyo. Meron po kayong rewards voucher. Yung rewards voucher na po, eto ma'am, magagamit nyo lang po ito once naka-purchase po kayo ng minimum 300 pesos. So, ang babayaran nyo na lang po ma'am is 100 pesos. Okay? So, mapapansin nyo dito, so wala siyang expiry date. So, anytime, pwede itong makuha ni customer. Pwede itong ma-redeem. So, halimbawa, that moment na ibinigay nyo to at hindi pa niya nagamit, okay lang yon. Okay? Sa pagbalik niya, pwede niya nang gamitin yon. Okay? So, anytime na pwede niya nang gamitin, dun pa lang niya makiklaim yung 200 peso discount dun sa pinurchase niya. Okay? So, ganun lang siya. Ganun lang kabilis yung mechanics niya. So, any products, pwede niyang gamitin ito. Okay? So, ito ang gagawin niyo, i-attach niyo lang ito sa work order. Ano yung purpose ng pag-attach natin sa work order? Para hindi kayo ma-question ni audit about dun sa discount na binigay nyo. Kasi, once na nagamit ito ni customer, dapat ang nakalagay na dun ito sa work order. I-attach nyo na lang siya. Okay? That's it. Thank you.